Okay, so next is special angles. The values of the 6 trigonometric ratios cannot be calculated exactly for most angles, nor can the exact value of one angle generally be found given the value of one of the ratios. So most of our angles, cannot, hindi natin kayang kunin yung kanyang trigonometric function or ratio without a calculator. Okay, pero meron iba. Okay, there are, however, 3 special angles that lend themselves nicely to ratio calculation. They are 30 degrees, 45 degrees, and 60 degrees. Okay, notice that 30 degrees and 60 degrees are complementary. Meaning ng complementary, alam natin, okay, yung 2 angles, are ang sum ng 2 angles ay 90. And that 45 degrees angle is its own complement. So, own complement daw yung kanyang ang 45 degrees. Ibig sabihin, kung meron tayong dalawang 45 degrees, makakabuo tayo ng 90 degrees. Okay? So, bakit nangyari na yung ating 30, 60, 45 degrees ay special angles? So, kasi, yung 30, 60, 45, makukuha natin yung trigonometric functions niya without using a calculator. Okay? So, dito tayo, derivation tayo ng trigonometric functions ng special angle. So, circular approach again. We are going to use a unit circle. So, let's begin with 30 degrees or pi over 6 radian. Okay? So, we have a line drawn. Okay? And it is 30 degrees. Okay? So, we get this intersection. Then, we draw a straight line or vertical line from that point up to the x-axis. Then, we form a right triangle again. Okay, so the radius is 1. Therefore, the side of this triangle is equal to 1. Okay, so now if we're going to reflect this line up to this point, okay, then from this point, we connect it with the origin. Okay, so from our geometry, okay, kapag nag-mirror tayo, so, nag-mirror lang naman tayo. Kinopy lang natin yung angle na to. Ah, so itong triangle na to, kinopy lang natin. Dinrawing natin dito sa ilalim. So, from our geometry subject, kapag ka daw nag-mirror tayo ng isang geometric figure, yung angle na kinuha natin dito, okay, minirror natin. Siyempre, same lang din yung angle. Okay? So, kung ito ay 30, at ito, anong magiging angle nito? Siyempre, same lang din. 30 degrees. Okay? So, meron tayo ngayon right triangle na ang isang angle ay 30 degrees. So, alam natin na ito ay 90 degrees. Ang isang triangle, ang total or sum ng kanyang angle ay 180 degrees. Kung ipabawas natin 90, meron na lung tayong 90. Ngayon, kung ibabawas natin yung 30 degrees, ilan na lang ang matitira. So, ito ngayon, angle na to ay 60 degrees. So, meron tayo palang 30, 60, 90 na triangle. So, nag-mirror lang tayo, kinopy lang natin itong triangle na to dito. So, ito ngayon ay 60 degrees. Ngayon, kung iisipin natin, meron tayong, so 30 plus 30, we have 60 also here. This is also 60. So, meron tayong 60 triangle na mayroong 3 equal angle. So, based sa ating geometry ulit ng high school, ang triangle na mayroong 3 equal angles ay equilateral triangle. So, if this one is, or this side is 1, therefore, this side and also this side will be equal to 1. Okay? So, ito, geometry ulit. Kung ito ay 1, at ito ay 1, ngayon, kung hahatiin natin itong ating equilateral triangle, so, magdadrawing tayo ng horizontal line dito. Okay, we have a 2 right triangle. Ngayon, so, itong angle na to ay na bisect natin. So, meron na tayo ngayong tig 30 ulit. Okay? So, based sa ating geometry ulit,
ang angle bisector natin ay also median ng right triangle. Okay, so kung nahati mo to ng 30 degrees equal sila, yung tatamaan na point ay mahati mo rin, or yung tatamaan na side ay mahati mo rin sa two equal parts. So, yun yung ating definition ng equilateral triangle, di ba? So, the angle bisector is also equal to our median. Therefore, kung ito ay median, ang definition ng median, it is the line connecting to the one of the vertex of the triangle, dividing the line into two equal parts. So, kung ito ay 1, so ang line na ito ay 1, nahati natin sa two equal parts, therefore, itong side na ito ngayon ay equal sa 1 half. So, pinangalanan lang natin yung triangle na A, B, and C. Now, kung meron tayong A, B, and C, okay, wala pa na, di pa natin nakukuha yung side na ito. Okay, now we have a right triangle. We can use Pythagorean theorem to solve for this side. So, solving for this side, side B, okay, A squared plus B squared equals C squared. Yung ating C ang hypotenuse, A squared opposite, and B squared the adjacent side. Okay, substituting the values opposite as 1 half, K squared plus B squared equals 1 squared. Okay, so simplifying this one, we have B squared equals 1 squared minus 1 half squared. Okay, so we have 1 minus 1 fourth. So B squared is equal to 3 fourth. So getting the square root of both sides, we have B is equal to square root of 3 all over 2. So therefore, this side is equal to square root of 3 all over 2. So meron na ngayon ulit tayong right triangle. So, kompleto na yung sides natin. Kapag kompleto na yung ating sides, pwede na natin kunin yung trigonometric function. So, sine 30 is equal to opposite over hypotenuse. Opposite is 1 half and hypotenuse is 1. Okay? So, cosine 30 adjacent over hypotenuse. We have square root of 3 over 2 over 1. Therefore, cosine 30 is square root of 3 over 2. Then, tangent 30. Okay. So, we have sine over cosine. So, ang ating sine ay 1 half. At ang ating cosine ay square root of 3 all over 2. So, dividing the fractions. Okay. Cancel yung 2. Kaya, matitira na lang 1 over square root of 3. Alam natin, bawal yung radical sa ilalim or sa denominator, we multiply this by square root of 3 all over square root of 3. Ira-rationalize natin. So, square root of 3 times square root of 3 will be equal to 3. And square root of 3 times 1, we obtain square root of 3. Now, getting the co-functions. Okay, alam natin, binabaliktad lang naman to. Kinukuha lang natin yung reciprocal. So, 1 half, kabaliktaran yan. So, 2. Square root of 3 all over 2, babalik tarin lang. Ganito siya, ano? So, kung magiging 2 over square root of 3 siya, dahil nire-reciprocate nga natin, kukunin ngayon, ay ra-rationalize ngayon natin siya dahil mayroong radical sa kanyang denominator. So, multiplying the square root of 3 all over square root of 3, we obtain 2 times square root of 3 will be 2 square root of 3. Then, square root of 3 times square root of 3 is equal to 3. So, second 30 is equal to 2 square root of 3 all over 3. And yung cotangent 30 natin, okay, kung itong ating tangent, eh, babalik na rin natin, we obtain, or is reciprocate. So, we, Okay. So, 3 all over square root of 3. So, kung meron ulit tayong radical sa ilalim or sa denominator. So, we multiply square root of 3 all over square root of 3. So, we obtain 3 times square root of 3. So, 3 is square root of 3. All over square root of 3 times square root of 3 will be equal to 3. So, meron tayong common values. We cancel it. So, ang natira lang ay square root of 3. That is why cotangent 30 degrees is equal to square root of 3. Okay.